Magandang tanghali, Miss Pam. Nangyari po ito sa tiyuhin ko na si Tito Val. Hindi niya makakalimutan ang araw ng Sabado noon at bandang alas tres yun. So paano ba yan, Val at Butch? Sama kayo sa road trip, ha? Natutuwang sabi pa ni Brandon. Hindi nga sila tumanggi noon at sumama nga sila ni Butch. Hindi alintana sa magpaparkadang yon sakaling gabihin man sila sa labas. Hetong si Brandon naman kasi ay merong sasakyan. Sa puntong yon ay sinimulan nilang mag-road trip. Hanggang dumiretso sila sa liblib na baryo sa kanilang bayan. Hindi pa ako nakakapunta doon at ngayon pa lang ang unang beses. Siguradong masaya ang magiging road trip natin, sabi pa ni Brandon. Hanggang sa lumipas nga ang ilang oras, saka pa lamang nila narating ang liblib na baryo doon. Hindi naman sila nagmamadali at marahang inikot ang lugar na yon. Hindi nagtagal ay narating nila ang pinakamataas na bahagi. Saka pa lang sila tumigil at tumambay sa parting yon. Hanggang sa mag-agaw na ang dilim at liwanag, saka pa lamang sila nagpasyang umuwi na. Habang sila ay bumabiyahe pa uwi noon, napakadilim na sa labas. Nang oras na yon ay medyo pababa na ang daan. Hetong si Brandon naman ay lalong binilisan ang pagmamaneho nun. Saka tuwing may madadaanan silang pahaging lubak-lubak ay napapahiyaw si Tito Val. Sa kanilang sobrang kasiyahan, hindi nila namalayang may isang batang naglalakad at sa kasamaang palad ay nabangga nila ang batang yon. Hetong bata naman ay biglang tumilapon at napalumpasay sa lupa. Hindi ito gumagalaw at parang patay na. Hetong si Brandon naman ay namumutla at napasabi nang, "Hayaan na natin ang batang yan, saka wala namang nakakita sa ginawa natin. Hindi naman siguro kayo magsusumbong, diba? At ayoko pang makulong." Hanggang sa pinaharurot nga ni Brandon ang kanilang sinasakyan. Hindi sila lumilingon sa likuran at nakatuon lang sa unahan. Hindi pa man sila tuluyang nakakaalis sa baryong iyon ay napamura si Brandon. "Hintik naman, oh! At ano yung nasa unahan natin?" Hetong si Tito Val at Butch naman ay napatitig sa bahaging yon at kagaya ni Brandon ay sindak na sindak sila nun. Sa unahan kasi ng kalsadang yon, nakita nila ang tatlong dambuhalang aso doon na noon ay nakaharang sa kanilang dinaraanan. Hetong mga aso naman ay nagpapaga ang mga mata at mabalasik ang titig sa kanila. Hindi nagtagal ay napasigaw si Butch kay Brandon nang, "Huwag kang titigil at ilagan mo na lang ang mga asong yan. Sa bandang yun ka dumaan." "Sige, kapit lang. Heto na." Sagot naman ni Brandon at iniwasan nga ang mga asong yun. Sa di nila inaasahan ay nagpagewang-gewang sila nun hanggang sa nabunggu sila sa isang malaking puno doon. Sa takot ni Tito Val ay dali-dali silang bumaba at tatakasan nila ang mga aswang. Sa parting yun tayo pupun." Hindi na ituloy ni Brandon ang sasabihin at biglang sumigaw ng malakas na parang di makapaniwala sa kanyang nakikita nun. Subalit pati si Tito Val ay nahintakutan na rin, lalo pa at unti-unting lumalapit ang mga nilalang. "Sino kayo? At bakit nyo kami sinusuntan?" sigaw na tanong ni Butch. Hindi naman sumasagot ang mga yon at umaangil lang. "Hindi kaya aswang ang mga yan?" sigaw naman ni Brandon at dali-daling bumalik sa kotse nun at kumuha ng isang metal. "Heto ang bagay sa inyo!" Sabay hampas ni Brandon sa nauunang aswang, subalit nakailag yon. "Wag, Brandon! At baka lalo silang magalit!" sigaw naman ni Tito Val, subalit di sila nakikinig. Hanggang sa maya-maya lang ay sumigaw si Butch nang, "Sige lang, Brandon! At patayin mo ang mga yan!" Sa puntong yon ay napapailing na lang si Tito Val. Hanggang sa winasiwas nga ni Brandon ang dalang metal. Hetong mga aso naman ay napapaatras at iniiwasan yon. Sa di nila inaasahan, nakita nilang lumundag ang mga asong yon kay Brandon. Saka nawala ng balanse ang kanilang kaibigan. Nang oras na yon, ay gusto nilang tumulong, subalit di sila makagalaw.
Mga putang! Hindi na ituloy ng tiyuhin ko ang sasabihin. Hetong mga aswang ay binutas ang tiyan ni Brandon sa kanilang taka ng lamang loob. Napapaungol pa ang mga asong yon at natutuwa sa kanilang ginagawa. Halika na, Butch, at tumakas na tayo ngayon. Hindi natin kakayanin ang mga yan. Hanggang sa pinilit nga nila ang gumalaw at nang magawa yon ay kanya-kanya silang takbo noon. Sa likod mo, Butch! Bilisan mo! Nakita ng tiyuhin ko na malapit ang maabutan si Butch. Hindi nila alintana ang madilim na paligid at tuloy lang sa kanilang pagtakas. Saka ilang beses mang nadapa si na Tito Val ay muli silang pumabangon at tumatakbo ulit. Hindi nagtagal ay nakalabas sila sa lugar na yon at akala nila ay ayos na ang lahat. Subalit ang di nila alam ay sinusundan sila ng mga aswang. Hanggang sa nagulat na lang si na Tito Val. Nakarinig sila ng umaangil sa kanilang tabi noon. Narinig mo yon? Sasagot pa sana si Butch, subalit di na niya nagawa. Nang oras na yon, ay bigla itong inatake ng aswang. Sinusubukan niya ang pumiglas, at nang akmang tutulong sana si Tito Val, ay bigla rin itong sinunggaban. Saklolo! Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw pa ng tiyuhin ko noon. Hetong si Butch naman ay napabulalas ng... Sino ba kayo? At bakit niyo kami sinusundan? Hetong aso naman ay sandaling natigilan. Hanggang sa maya-maya ay unti-unti itong naging isang tao noon at napupuno ng balahibo ang katawan. Mga walang ya! At kayo lang naman ang bumangga sa aking anak! Hindi niyo man lang tinulungan at iniwan niyo na parang hayop sa daan. Hindi namin kayo titigilan at iisa-isahin namin kayo. Wala naman kaming kinalaman. Saka si Brandon ang nagmamaneho noon. Hindi kami. Sabi pa ng tiyuhin ko sa aswang. Hindi na rin nakapigil si Butch at nagmamakaawa na rin sa mga yon. Maawa na kayo sa amin at pakawalan niyo na kami. Napapangisi lang ang nilalang at napapahagigik. Hanggang sa maya-maya ay kinakalmot na nila si na Tito Val. Hetong dalawa naman ay napapainda na at puro sugat na ang katawan. Hanggang sa tumigil ang mga nilalang. Sa akala pa nga nila ay papakawalan sila. Salamat pusa! Hindi na ipagpatuloy ni Butch ang sasabihin. Hindi niya inaasahan ang gagawin ng aswang na noon ay dinukot ang kanyang mga mata at pagkatapos ay kinain. Sigaw ng sigaw si Butch at parang mabubuang sa di may paliwanag na sakit. Hetong tiyuhin ko ay nagimbal at pinilit niya ang tumayo noon. Hanggang sa akmang tatakbo na sana si Tito Val, subalit nahawakan ng nilalang ang kanyang isang paa. Wala akong kasalanan! Wag! Wag! Napapangisi ang nilalang at gamit ang matulis na kuko ay pinutol niya ang binti ni Tito Val. Napapahiyaw si Tito Val at bigla na lang nabuwal sa lupa. Sinubukan niya ang kumapang at pinilit pa ring tumakas. Hanggang sa maya-maya lang ay napalingon siya sa aswang. Nakita niya ang mga nilalang na noon ay nilalantaka ng kanyang naputol na binti. Diyos ko! At bakit namin sinapit ang kapalarang to? Sa puntong yon ay napaiyak na si Tito Val. Hanggang sa matanaw niya ang nakahandusay na si Butch na noon ay gumagalaw pa. Habang abala ang mga aswang, saka naman gumapang si Tito Val papunta doon at nagimbal sa kanyang nadatnan. Hindi niya sukat akalain. Hetong si Butch pala ay wala ng mata at umaagos ang maraming dugo doon. Val, ikaw ba yan? Hetong tiyuhin ko naman ay sumagot ng oo at pinagpasa Diyos na lamang nila ang lahat. Hindi na kasi nila kayang tumakas pa. Hindi nagtagal ay lumapit ang isang nilalang. Saka nagsabi na ang, sa dami ng dugong nawala sa inyong dalawa, ay swerte na kung aabutin kayo ng umaga. Sabay alis ng mga aswang at iniwan silang duguan at sugatan. Sigaw ng sigaw si na Tito Val at humihingi ng tulong. Hanggang sa sumapit na nga ang umaga nun. Mabuti na lang at may napadaang mama doon na noon ay nangangahoy. Hetong lalaki naman ay naawa sa kanila noon at tinulungan sila.
Hetong kotse naman ni Brandon ay naroon pa rin. Subalit di na nakita pa ang kanyang katawan.